magandang umaga po mga kabutin. Ayan ah, yung mga magpapataba natin. Itatop dress na yung ramgo natin. No? Kaya ako naman tulog at ako, tapayon kayo ito sa sakmo nito. Saan? Tapayon yung mga kanitya, parang mga tayo. Nakapatayon na naman. Oita pala, tsaka grasa pala. Ayan yung mga nagpapataba natin. Lala! Wala nila man ito, sali na ako. Almusal muna sila para may lakas. Ano yung eto kiyalan? Ngayon po mga kabutil, naiyatid na natin din yung mga magpapataba. No? Bali, susundan na lang muna natin sila. Meron muna akong i-update sa inyo mga kabutil. Ito yung ano natin. Yung mga pabo natin, may pakpak na. Lima pa rin na limang malulusog na mga pabo mga kabutin. Ayan sila oh. Yan tara po, punta na tayo ng bukid para makita natin yung ano nila, yung trabaho nila. Papadagdag po natin yung maliliit para habol pa sila mga kabutin. Mga kabutin, papunta na tayo ng ano no, sa mga mais natin. Meron akong nakita dito na ano sa akin yung sapot niya eh. Ayan mga kabutin oh. Ang ganda. Panlaban. Yan, shoutout sa mga kabutil natin na nadatnan pa yung panahon na nagagagamba, no? Iwan na natin dyan mga kabutil, kumakain na lamok yan. Ganyan rin tayo nung bata tayo mga kabutil. Pag panahon na ng ano, nagagamba, kung saan-saan tayo nakakarating. Naalala ko pa yun eh. Tapos maglalaban-laban kami. Minsan nga eh, dinadala pa namin ng eskwelahan. Binibenta, ganyan. Yan, ito pala mga kabutil, ano? Yung pinatubigan ni na Bunso. Natamnan na nila. Ayan na siya, oh. Nung isang araw. Nandito rin ako nun, nung pinatanim to. Hindi na ako nag-video nun, kaya wala tayong upload dito. Ayan siya, oh. Yan, sandali lang nilang papatabahan ito mga kabutil. Itong ano natin to, ramgo na first batch. Dahil binububod lang yan eh. Umaga kaya nandito tayo. Dapat pupunta po ako na Santa Ana mga kabutil. Bibili ako ng grasa at saka yung fuel cap nung ano, nung C175. Eh, punta muna ako dito para yung maliliit, papadagdag ko po para umabol sila ano. Mas maganda na yung medyo marami silang kinakain. Yung ibang kasama nila matataba na eh. Pero halos magsasabay-sabay lang to pag napatubigan uli mga kabutil. Pag lalabas na yung bulaklak sa taas. Halos magsasabay-sabay yan. Ayan, nandiyan na sila, nag-uumpisa na. Ano itong nagpapataba na ito, mga kabutil, siyam. Pagkayari nila dito, lilipat pa kinatito. Ayan mga kabutil, yung maliliit, papadagdag natin. Pero tumaba naman yung, ano nila eh, yung bagaso. Ayan, ang gamit po nating pan-top dress, mga kabutil. 4600, nice wire, no? Eh, dapat yung biking yung gagamitin natin. Eh, maganda rin to mga kabutil. Dapat biking yung gagamitin natin. Gagamitin daw ni tatay yung binili natin kahapon doon sa puti nila. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Nung nakaraan na first crop, pinag-top dress po natin dito. Ganyan rin. Yan sa ano doon, pag tatop dress natin, yung biking. Dahil hindi pa natin nasubukan doon yung swear at saka ano eh. Tsaka yung biking, dito natin susubukan. Pag ano natin mga kabutil, yung i-compare natin. Pero tingnan nyo naman yung dating ng mais mga kabutil. May team sila no. Bali, mamaya pag natapos po nila to, at natapos yung nagsasarol dun, lilipatan to sa atin.
iyan na nila, sasarado na nila yung tudling mga kabutil. Para patubig na lang tayo nun. Tsaka spray sa bunga. Yan po mga kabutil oh. Itong gagamit nating ano dito, gagamitin natin pataba. Pito no. Pito na pataba sa 9 na kilo. Kanya po kami kalakas gumamit ng ano, yung swear na to. Tig 28 tatangkuha ni tatay. Yung siyam na ay yung pitong gagamitin natin, malaki-laki yung pataba na yun. Lan palo may banda kayang laning abono no? Papalo mo banda kayang kilob. Sarlandi yan yung mata sa gabon eh. De malati bab dagdagan niyo lang eh, lengken. Yan sinasabog lang nila mga kabutil yung ano. Yung pataba. Yan mga kabutil yung ano natin dito, yung maliliit. Pinatutok. Yan yung ganyan kami makalakas gumamit ng pataba mga kabutil. Yan yung maliliit natin. Pinatutok ko sa kanila para yung ano, yung pataba nandiyan lang pag sinarado. Nandiyan lang sa baba. Ano. Bali ito mga kabutil kaya lumit sila. Ang nangyari dito nung tatamnan to basa dahil pinatubigan po natin no. Basa ito, yung pwesto na to. Yung iba naman tuyo naman. Ano tawag doon? Medyo kulang sila sa tubig nung tatamnan naman. No? Kaya ganyan sila lumit. Yan. Sigurado po sa mga ibang nagtatanim nating mais dyan. No? Napapansin nyo po yun. Na pag alanganin yung basa, maliliit sila. Pag sobrang basa naman, maliliit rin sila. No? Hindi po katulad nung sakto lang. Yung saktong basa, saktong tuyo. Ganyan sila mga kabutil. Oh. Pantay-pantay sila. No? Pero habol rin yan. Pag masarol yan, tapos mapatubigan natin uli. Habol yung mga yan. Hindi lang siya ganun kalaki ang bunga, pero habol pa rin yan. Dahil makikita mo yan sa puno mga kabutil. Maliit man siya tignan, pero yung puno niya, malagi po no. Tingnan niyo to mga kabutil. Tingnan niyo sila. Ayan no. 'Di ba? Maliit lang siyang tignan no. Hanggang tuod ko siguro. Maliit lang siyang tignan pero tingnan niyo po yung puno. 'Di ba? Yung iba matangkad na. Matas na sila mga kabutil hanggang dibdib na nila eh. Matas sila pero matataba yung puno. Ito naman mababa. Pero mataba yung puno. Yan yung ano nila na lalaki rin yung bunga. Pero yung ganyan, siyempre, hindi na natin masasabing magbibigay pa siya ng malaking bunga ng mga kabutil. Dahil masyado na silang ano, maliit. Tingnan nyo. Ganyan lang siya. Oh.
yung ano yan mga kabuti, dyan umano yung buraot na tinatawag, no? Kumbaga sa A, class A, class B, class C, sila na yung class C. Yan, yung iba naman, yung ganito. Yung iba, tinatanggal yung ganito mga kabuti, no? Yung katabi niya. Para yung ano ng mais, yung sip-sip ng pataba, magpo-focus na lang sa isa. Yung iba naman, pag makita, may dalawa, may tatlo, tinatanggal nila yung isa. Para doon lang yung ano, yung focus ng, ay, kumbaga yung sustansya, doon lang pupunta sa isa. Yan yung pusit pearl natin mga kabutil, ilang araw na lang. Lalabas na lahat yung ano nun, yung bulaklak sa taas. Tapos pa mga kabutil, pag magpapatubig tayo ulit dun sa sweet pearl natin yun, bububuran natin ng konti yung ano, yung mga maliliit, no? Para humabol yung ano nila, yung bunga. Kumbaga, yung nilagay nating pataba nung nakaraan, kulang pa sa kanila, no, doon sa maliliit para makahabol pa sila. Yan ang pantay-pantay sila dito. Diyan rin tama natin kita, dagdagan yung bagyan. Matay na ang ano na marina ka, Yan mga kabutil yung pataba na to. Meron yung isa naman mga kabutil yung Viking, meron siyang yung parang asukan. Yan, ang dami sa ano, sa isang puno. Yung punga ng mga kabutil yung Viking, meron silang dalawang klase yun eh. Meron yung ganyan yung butil, meron naman yung parang asukal. Yung iba po pag ano, ginagamit yun. Halimbawa pagkatapos magpatubig, doon yung sinasabog, no? Eh, hindi po kami sanay sa ganung ano eh, technique. Bagay kami, ito yung ginagamit namin dahil hindi siya masyadong anong tawag sa gastarol. Kumbaga kung sa isang hektarya gumagamit ka ng pito, dito, pag ganito yung gamit mo, yung Viking na pinon na yun mga kabutil, sa isang hektarya gumagamit ka ng ano, 10 ganyan. Kumbaga nag-a-adjust siya dahil mapino nga siya, no. At ito. Yung mga kabutil, oh, bilis nilang magpataba. Ano na sila, nakaisang banos na tapos dito na sila, kalating banos na naman itong ano. Yun lang yung matimbang niyan eh, yung huling banos na yun. No? Medyo marami yung tudling nun kumpara sa dalawang banos na to. No? Yan, mabilis lang yung ganyang trabaho mga kabutil, yung pagpapataba ng ganito dahil sinasabog mo lang yung ano eh. Kung magpapataba po kayo mga kabutil, yung kung yung mais nyo medyo madalang, huwag nyo pong gagawin to, no, dahil sayang yung sa spacing na gano'n, no. Halimbawa meron siyang namatay doon, sayang yung mapupuntang pataba doon. Mas maganda yung sa ibaba ng tudling na ganyan, itutuwin nyo lang po sa ano, sa mga mais, para pag matatakpan nandun lang yung pataba mga kabutil. Pero kung makapal naman yung mais nyo, halos limbawa 95% tumubo naman sila, ayos na yung ganyan. Dahil pag makapal yan mga kabutil, at pa isa-isa, ano sila, no? Ano tawag dito? Kasi yung ugat nyan, halos nandito na yan mga kabutil. Yung ugat nyan, makapal na. Halos nandito na po yan, no? Sa tudling na to. Kaya pag inano yan, natakpan ng buhangin, andyan lang yung pataba. Pag nabasa yan mga kabutil, sisip-sipin na ng ano, both side yun.
same lang din ng ano yun, mga kabutil. Kumbaga pag nalusaw yung pataba, same lang siya ng ano, sa parehas lang sila sisip-sip ng pataba. Yan, ilang pagkatapos masarado to, no? Pagkatapos po masarado to, mga kabutil, makikita mo yan, halos labog ka na. Yun ding ano natin doon, mga kabutil, yung sweet pearl nating isang kilot kalahati, pinapapataba ko na sa kanila, no? Para may sarado na rin po yun. Dapat tatlong beses masasarol yun, eh. Eh, medyo ano sila, yung tawag dito, medyo maliit. Pagkatapos masarol nung patubigan ko, no? Ito hindi pa, eh. Basang-basa pa sila, mga kabutil, oh. Yan po, mga kabutil. Ito naman yung niregen nila kahapon, no? Hindi nga natin nakuha na ng footage to dahil nagpunta tayo ng ano. Nagpunta tayo ng anaw dun sa pagbili natin ng pataba, no? Ayan. Hintayin lang natin yung mga kabutil na masudsud. Masarol ng kalabaw. Pagkatapos masarol ng kalabaw, yan, papatubigan na natin, no? Kailangan dito dalawang makina tayo para agad po natin matapos. Kailangan na rin na ano nito, eh. Kailangan na rin masarol ng kalabaw. Yun, matataba rin po yung tubo nila, oh. Kailangan natin magano dito, mga kabutil, no? Magpalit ng pataba na pantop dress, no? Dahil nung nakaraan kung urea yung ginamit natin, hindi lang ganun yung ilalabas na ano nito, mga kabutil, na bunga, no? Mali tayo ng diskarte doon. Pero kumita naman po tayo doon, mga kabutil. Hindi lang ganun kalaki, pero kumita po tayo doon. Yan, ito parang nakikita ko yung ano dito, eh, yung first crop na tayuan nila, mga kabutil, no? Kaya masasabi kong maganda yung ibubulas ng mais na to. Kasi kitang kita nyo po, berdeng berde. Tapos yung taba ng puno, halos parehas siya nung first crop. Yung mga kabutil, patapos na sila. Nagsalasalubong na sila dito. Mali, gusto sobrang pataba dito, gagamitin nila doon sa sweet pearl natin. Yung isang kilot kalahati na yun. Ito pa nga buo ng arlat. Cash yan, eh. Yung kuha natin sila ng merienda, mga kabutil. Lilipat na sila na tito, eh. Yan, malamang isang oras natapos nila itong ano na to. Pagpapatabaan nila, no? Ano nga itong nagpapatabaan na to siya? Mabilis lang sila magpataba dahil marami sila. Yan, uwi na tayo para makakuha ng ano, mga kabutil. Merienda nila. Yan, mga kabutil, ito na yung sweet pearl natin na uling naitanim, no? Yung patapos na nilang patabaan. Ilang sundo lang sila, tigdala-dalawa lang. Yan, medyo kumapal yung siston dito, mga kabutil, look. Dahil maaga tayo nag-spray ng ano dito, eh. Atrasin. Nagpatubig tayo, tapos nag-spray tayo ng atrasin, tapos nagpatubig tayo, no? Kaya ganyan silang kumapal. Pero pwede pang spray ng atrasin niya, meron tayong sobra dun.
Itong, ito lang naman banda rito yung ano eh, makapal eh. Yun doon wala, kaya spray natin ng atrasin kahit dalawang karga siguro. Yan o, yung susto no. Ang kapal. Pero pag inano yan, sinarado, yung ibang siston dyan mamamatay na, matatakpan. Yung matitira, yun yung sprayan natin. Pero ito po mga kabutil, yung ganito hindi na kayang patay ng atrasin yan, yung ganyang kalaki. Gusto na nga, yan, kung gusto mo mapatay sa atrasin, yung ganyan lang po kaliit, yung bagong tubo lang, mamamatay yan. Pero pag malaki na po, hindi na kayang patay ng atrasin yan. Ayan, tapos na sila. Kaya mga kabutil, uwi na sana ako kanina. No? Tinignan ko yung pataba nila kung magkakasya. Yung kasya naman dun. Baka kasi hindi magkasya, ano yun nila, yung konti lang yung ilalagay nila. Dahil yung puti natin yun, mga kabutil, medyo mahina. Pinapadagdag ko ng, ng pataba. Yan, huwi na tayo mga kabutil para makakuha tayo ng merienda tsaka yung namin daw nila. Nakalimutan nila magdala kanina eh. Marami pa silang tatrabahuin dun. Tatlong pwesto pa. Pataba tapos Regent. Yan, dito niya mga kabutil. Tabayanan lang natin yung mga nagsasarol natin. Pero mabilis lang nila matatapos to. Tapos, pag natuyo na, patubigan natin uli. Pag naisarado na lahat yan mga kabutil, puro patubig na lang tayo dyan. Wala na tayong ibang ano, ibang trabaho, no? Kundi magpatubig lang. Basta may makina tayo, walang problema yan sa pagpapatubig. O, wag na po nating asahan yung ulan. Tulad nung nakaraan, umasa tayo sa ulan. Nabigo lang tayo. No? Kung nung nakaraan eh, mas maaga pa natin napatubigan to. Medyo mataas na talaga to. Baka nga nasarado na eh. Kung napatubigan natin ng mga ganong nakaraan. Pero hindi naman delay no. Ayos naman yan sa ano ng mais. Yung dating ng mais. Yan, tara po. Uwi na tayo mga kabutil. Mga kabutil, nandito na tayo. You're welcome po. Grasa po. Grasa po. Hindi pala dito yung binibilan ng fuel ka. Hala na. Baka tiko pong buring shout out. Ayan pa. Kenya pong YouTube. Yan, dito tayo laging bumibili ng tornilyo mga kabutil. Sa mga gamit sa pambukid no, sa mga makina natin, sa mga pulley natin dito natin nabili. Thank you po. Yan, tara mga kabutil, punta naman tayo, bili na natin ng feeds yung ano natin, yung mga bibi natin no. 140 yung isang ganun. Yan, dito naman tayo mga kabutil, bili tayo ng pits. Kahit pigeon pellet lang, pigeon pellet 5 kilo, 23. Pigeon pellet. Yan yung take 23.
Pigeon feed. 5 kilo. Wala na? Wala. Kaya tara mga kabuti, hanap na tayo nung ano, nung fuel tank ni 175. Yan, dito tayo bibili mga kabuti. Boss, natin kayo yung fuel tank pang 175. Alang 175. Thank you po. Yan dito mga kabuti, tanong tayo. Boss, natin kang fuel tank pang 175. Welcome. Oh. Noon kaya ating kin. Oh, bright. Alay. Kita kaya. Wala. Arayat pa ata tayo makakabili mga kabuti la. Tawagin nga natin siya no. Si Kabuti Luigi. Ba nagpunta siya ng arayat. Mamaya na lang pag-uwi. Buti lang, nakauwi na tayo, no? Ito po yung nabili nating fuel cap na hinahanap natin para dun sa kay 175. Mamaya, pag dumating po si Dito, isasalpak na lang po natin to mga kabuti. Madali lang po namang isalpak to dahil tinatagdagan lang naman nila ng konti-konting gas yung motor nila, no? Kaya, hindi tayo mahirapan na magbawas ng gas dun. Yan, assemblein na rin po natin to mga kabuti ditong kaligay natin. Gagamitin natin ni tatay. Sa kanya tong isa, yung gamit natin nung nakaraan, sa atin po yun. Tag-isa kami ni tatay. Message lang po kayo sa FB page natin mga kabuti para ma-replyan ko kayo at matulungan ko po kayo dun sa gumagawa. No? Yan, itong susunod to mga kabuti, nabili natin 4,000 pesos. Kaya dati daw 3,500 lang to mga kabutil. Yan, tapos kung bibili pa kayo ng makina, haabutin na po siya itong buo na to mga kabutil, gagamit na lang kayo. Haabutin siya ng 22,500, no? Lahat-lahat na po yan mga kabutil. Kaya medyo mabigat sa bulsa kung papagawa kayo ng brand new. Pero pang matagalan naman po yan mga kabutil itong ano na to, no? Itong ganitong set ng makina. Ano to? Detress lang po siya mga kabutil. Yan, kung gusto nyo po magpagawa, message lang po kayo. Yan, ito na yung mga tornillo niya mga kabutil. Meron na siyang, para hindi na tayo gagamit ng tools sa baba, meron siyang lock. Pag inabot siya dito, yung bumangga na to, doon sa bakal, ito na lang yung iniikot natin no, sa taas. Maganda po ito mga kabutin, itong ganitong kasi ng alakanda to rin. Lagyan natin sila ng patina. Lagyan sa alin. Kaya, panala. Bigyan natin ng ganito mga kabutin. Nasa. Para kahit magkasa siya, hindi siya parawal. Para yung patungan naman. Patang kapag isang mga paalam ng market.
Parang hindi ko sasabihin kung ano yung video ko. Bubulangin. Kung gusto nyo naman kung makatikin mga kapatid, meron naman lang yung mga kilala. Wala na ganito. Meron na siya katagpada pa. Meron siyang ganyan, no? Yung sinasabi kong patak. Katungan ng makina. Yan, nailagay na natin yung tornilyo. Tapos siya na lang. Okay na. Pwede nang gamitin, mga kaputi. Hindi na natin sasalpak yung makina dahil mabigat siya pag dalawa na. Dalawa ka. Yung magkasama, no? Makina at saka yung kalili. Mabigat siyang buhat, mga kaputi. Kailangan pagkatiin. Para que se vea. Cuenta con sangre y pimienta y un fresco.